Kamusta, tropang kalapatid? Ako si Marlon ng Maklon Brothers TV. For today's video, mga tropa, second lap na ng derby natin. Ilagan Isabela, 7 a.m. release. Ano kaya ang magiging pawian natin? Sino kaya ang mauna? Kaya kung gusto yan malaman at makita, please keep on watching. Yon mga tropa, update muna tayo sa panahon natin dito sa location natin. Ngayon, alas gis, 10:45 na mga tropa. Maganda yung panahon dito, maaraw. Pero ang nag-clock, 3 pa lang ngayon mga tropa. Nasa 1,060 lang yung speed. So medyo mukhang pahirapan at pangit ang pawian ngayong araw mga tropa. Di tulad nung first lap, maganda yung mga speed nung mga nauna. Tapos nasa 1,112 yung speeda nila. Tapos ngayon, 1,060 na lang. So yan, yung location natin, makita nyo mga tropa, hindi ganun kalakas yung hangin, pero tirik yung araw. So sobrang tirik yung araw. Sana makauwi yung dalawang warriors natin mga tropa. So yan, nakaready na tayo dito, abang-abang lang tayo dito. So yan, nakapagtimpla na rin nga pala tayo ng Reco Plus ang gamit natin dito. Yan, nakita nyo naman nung unang lap, pinakita ko sa inyo, yun yung gamit natin hanggang ngayon. So abang-abang tayo ngayon dito mga tropa. A few moments later. So pasok. Mga tropang kalapatids, may first drop na tayo. Si Polyo naman mga tropa. So si Kikay ang nahuli ngayon. Ayan si Miss Polyo natin mga tropa. 11:36 naklak natin, nasa 987 pa yung speed. So bumaba na nga speed natin noong nakaraan, nasa 1,000 yung speedan. So pero okay lang yan mga tropang kalapatids, hindi natin pinipressure yung mga ibo natin. Talagang medyo pangit din yung pawian ngayon, hindi tulad nung first lap. So yan, congrats kay Miss Polyo natin, first drop natin. So hintayin natin si Kikay naman natin mga tropa. So ito yung isa nating ginawang paghahanda nung second lap mga tropa. Nilagyan natin ng kapares si Miss Polyo natin. Si Kikay naman, nandito yung kapares niya, yung blue bar na yun mga tropa. So mamaya na natin ililipat pagka umuwi na si Kikay natin. Ayan mga tropa oh. So yan yung ginawa nating preparation nung bago mag second lap. Binigyan natin ng motivation itong si Miss Polyo natin at mukhang naging success mga tropa dahil yan, nakita nyo naman. First bird natin si Polyo ngayon, ganadong-ganado umuwi. Ayan, nakita nyo mga tropa, parang hindi na galing sa karera nung nakita yung kapares niya. So ito si ano natin, anak ni Avatar, yung in-stack natin dahil makulit, ayaw Romonda. Kung naalala niyo yung video na yan, nung nilagay ko siya dun sa stock guard yun, magagamit pala natin siya bilang pang widow mga tropa. So ayan, makita nyo paris na. So hanggang ngayon mga tropa, trick na trick na yung araw dito. So naghihintay pa rin tayo ng second drop natin si Kikay. Sana makaabot pa bago mag-cut off mga tropa. So ayun na nga mga tropa, cut off na si Kikay. Wala pa rin. So 1:40 na ng hapon, 1:40 p.m. na mga tropa. So cut off na tayo dito sa location natin. Iyon ang masama mga tropa. Ito na ang pinaka masakit na yugto. Yan, nakakut off si Kikay mga tropa. So nung first lap, ang ganda ng uwi ni Kikay natin, first drop ngayon. Nako, sana ang hinihiling na lang natin mga tropa makauwi ng ligtas si Kikay natin ngayong araw. Dahil meron pa namang 2 laps na natitira, may pwede pa natin siyang entryan ulit doon. So
Maswerte na nga tayo at nakalusot tayo ng isa, mga tropa. Sobrang hard race ngayong araw dahil wala pa sa kalahati yung nasaklaking, mga tropa. Kulang 1.9 yung live nung first lap. Ngayong second lap, mga tropa, kanina pag-check ko, wala pang 500 yung nagkaklak. So, dun pa lang makikita na natin na sobra talagang naging pahirapan yung araw na to, yung karera ngayon. Sobrang tirik kasi yung araw, tapos yung hangin natin, mga tropa, hindi malakas. So, talagang init. Sobrang init, mga tropa. Sigurado yung mga ibon, nagtukura. Yan ang masama dyan. Sa sobrang init, yung mga ibon, hindi na nila kayang lumipad. Nahihirapan sila. So, tutukod, naghahanap ng maiinuman. Ganun yung nangyayari, mga tropa. So, siguro, isa si Kikay sa nagpahinga, mga tropa. Sana nga nakapahinga lang si Kikay at may pag-asa pang umuwi ngayong maghapon, mga tropa. So, hihintayin natin si Kikay natin. Mag-a-update ako sa inyo. Ngayon, samantala ngayon naman, mga tropa, ito si Polyo natin. Ayan, mukhang hindi siya masyadong nahirapan, mga tropa. Ang ganda ng itsura pa rin ni Polyo natin. Ayan, nakita niyo itsura niya, mga tropa. Hindi siya ganun ka-stress. Dahil na rin nakatulong yung ginawa natin na binigyan natin siya ng kapare. So, magpapatuwa muna tayo, mga tropa. Dahil yan, gutom na yan. Sigurado si Polyo natin. So, meron tayong patuka dito. So, dito muna natin lalagyan sa paso. Konti lang muna ulit, mga tropa. So, mamaya natin si sila bibigyan ng ano, madami-dami. So, ayan o. Naano agad si Polyo natin. Gutom na gutom. Ayan, mga tropa. Oh. Ayan. Banat. Sige, banat. Ayan, para bumalik agad yung nawalang lakas niya, mga tropa. Pero, hanga ako sa ibon na to, mga tropa, dahil maganda pa rin yung kondisyon niya nung pag-uwi niya dito. So, road to third lap tong si Miss Polyo natin. So, waiting pa rin naman tayo kay Kikay natin. Hindi tayo nawawala ng pag-asa na makakauwi ngayong araw si Kikay, mga tropa. Update lang tayo. Alas 3 na ng hapon at wala pa rin nga si Kikay natin, mga tropa. So, makita niyo yung area natin. Medyo dumilim. At ayan, mga tropa, nakita niyo medyo madilim talaga. Kumukulog-kulog, maambon na kanina. So, sana naman safe si Kikay. Kahit bukas na lang siya umuwi, mga tropa. Basta, ang mahalaga, makauwi si Kikay dahil may laban pa naman, mga tropa. Hindi pa naman dito nagtatapos to. Hindi pa naman to yung final lap, mga tropa. Kundi meron pang dalawang lap. So, ire-ready natin mabuti itong si Polyo natin, mga tropa. Dahil live natin yan ng first saka second lap, mga tropa. So, third saka fourth na lang iniintay. Sana makadulo tayo, mga tropa, at makauwi pa sana si Kikay natin, mga tropa, ng alapatids. Ang nakita natin nag-clock, mga tropa, 454 sa 1,500 plus na ibon, mga tropa. Halos 30% lang yung clocking natin ngayong araw. Doon pa lang malalaman na natin na talagang sobrang hard race ngayong araw. So, hindi natin alam kung dito lang ba tong panahon na to, mga tropa. Pero tingin ko, gawi rin doon madilim yung norte, mga tropa. Siguro talagang nagkaroon ng smash doon o talagang sobrang init ng panahon. Kaya nagtukuran yung mga ibon, mga tropa. Alas 7 ni-release doon sa Ilagan Isabela. So, medyo tirik na rin yung araw nung nag-release. So, mga tropa, medyo yan, napagod yung mga ibon nun. Sigurado, mga tropa, yung mga turbo-turbo na yan, nawala. Pero yan, mga tropa, buhay na buhay pa rin si Polyo natin. Swerteng-swerte pa rin tayo. Nakapagpa-uwi tayo dahil yung mga ibang tropa, yan, yung iba, nakikita ko nagpo-post zero clocking. Yung iba, nag-uwihan yung ibon, mga cut-off. So, mapalad pa rin tayo, nakasama tayo sa live ngayon sa 454 na nag-clock ngayon. So, yan, nasa 900 nga lang yung speed natin. Pero walang problema dyan, mga tropa. Hindi naman yan pabilisan. Hindi naman natin kailangan maging number 1 sa clocking dahil derby naman yan, mga tropa. So sana umabot tayo at mapalad tayo makapag-load pa ng last lap. Si Kikay, update ko na lang kayo next video kung darating. Pero nararamdaman ko, mga tropa, darating. Pero hindi ko lang ma-sure kung uuwi ngayon dahil alas 3 na ng hapon. So baka nasarapan yung tukod ni Kikay, mga tropa. Tingin natin natukod na, sigurado yan. Wag lang talaga ma-aksidente, mga tropa. Yan ang kalaban natin. Hindi natin ma-sure kung ligtas o ano nangyari kay Kikay. Pero babalitan ko kayo kung ano yung mangyayari. So yan, nakita nyo, mga tropa, meron ng motivation si Miss Polyo natin. Kaya medyo naging maganda yung pauwi niya ngayon. So nakatulong itong paglagay natin ng barako. Kaya sa mga susunod, lalagay natin yan ng paso para mas ma-motivate si Miss Polyo natin, mga tropa. Pangkalapatids. So, yan muna yung update ko ngayong araw, mga tropang kalapatids.
medyo bad news pero may good news. So medyo okay naman mga tropa, di tayo na zero at medyo may laban-laban pa tayo. So update ko kayo pag nauwi si Kikay natin mga tropa. Yun mga tropang kalapatids, biglang bumaba si Kikay dito. Nag-aayos tayo at tinitingnan natin yung mga ibon natin. Biglang bumaba, ayan si Kikay mga tropa, 5. Ayan mga tropa kalapatid. Pasok, pasok, pasok. Sayang. At hindi siya naglakayan mga tropa kalapatid sa ating second lap. Pero ayan, umuwi naman siya mga tropa, day bird pa rin. Parang di na siya pagod mga tropa, oh. Tingnan nyo. Parang takapay niya na siya na maigi. Siguro inantay na mawala ang araw sa kalumipad ulit mga tropa. O kaya lumampas sa lugar natin, naligaw siguro, sa ibang way siguro siya nadaan, kaya ngayon lang siya nakauwi. Pero ayan, kumakamot-kamot pa mga tropang kalapatids at maayos na nakauwi si Kikay. Sasali na lang natin siya sa ibang lap mga tropa. Ayan, papasukin muna natin siya. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Yan, umalis sila Marlon mga tropa, kaya tayo na nagtuloy na itong video na to. Tapos na kanina yung video, pinatapos ko na kasi i-edit na natin. Yan, ngayon tinignan ko itong mga ibon dito. Ayan, biglang umuwi si Kikay. Ayan mga tropa, may isasalang sana ako. Ayan mga tropa, panibagong vlog. Pero ayan, umuwi si Kikay, nakita natin. So yan, yako muna dito, nag-iwan ng patuka dito sa loob. Para kung umuwi nga siya at wala kami mga tropa, yan, nakaready yung patuka. Tapos mamaya na natin siya papapasukin dito para makain ng mga tropang alapatids. Yan, mukhang maayos naman siya, oh. Nalangpas lang siguro to mga tropa. Sayang to. Bawi na lang siya sa third lap natin mga tropa. Isasali na lang natin siya sa auction category mga tropa sa last 2 laps ng karera natin. At least umuwi siya ng daybird na walang sugat mga tropa. Hindi na serga, hindi na barrel. Yan, safe na safe pa rin siya mga tropang alapatids. May pag-asa pa siyang sa ibang kategory. Yan, gutom na gutom mga tropang kalapatids. Mukhang hindi na siya stress at pagod. Siguro talaga nagpahinga lang to bago umuwi dito sa atin. Baka nang asawa sa iba. Eh, nainggit na yung ibang kasama niya. So yan mga tropa, pagkapatukan na ito, papainumin ko na siya. So yan mga tropa, bago tuluyan tong magtapos tong video na to, kukongrats lang natin si Boss Mel Montes. Yan, nag-champion ngayong fan race ng TMX sa BFRC. Yan, Boss Mel, congrats sa'yo. Yan, ang pagbabalik. Yan, nagpapaano na ulit si Boss Mel natin. Ang pagbabalik niyan, unang lipad niya ulit ngayong summer. Yan, nakadali agad. So, Boss Mel, alam mo na, papasyal ako dyan at magbablog ulit ako dyan. Ibablog natin yung champion bird. Yan, congrats sa'yo, sa team nyo. Yan, so yan lang muna yung video ngayong araw mga tropang alapatids. Kung ikaw nagustuhan mo yan, thumbs up naman dyan. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga latest videos natin.